Para sa mga hindi po nakakaintindi, paano magsisave ng property, real, immovable property, o makatitipid sa taxation, bababa ang tax nyo. Ito ang ituturo ko sa araw na to. Okay? Ngayon, itong kaibigan natin si Rico Colaico, ayan, nagpadala sa akin ng question. Sabi niya rito, good morning. I wanted to buy a land and build a dormitory. So wala pang land, wala pang dormitory. With a potential income of 6 million per year. Okay? There will be a property management officer who gets 10% of the gross income. What type of taxes should I file? What if the bed spacers do not want to add tax on their rent? Who is liable for taxes? My trust or the property manager? And what ways can I minimize my output tax? Ayan, dami niyang question. Isa-isahin natin. So, gusto niyang magtayo ng trust. Okay. Pwede mo kayo magtayo ng trust. Isa ho siyang person. Katulad na ng corporation, person ho yan. Katulad mo ninyo, person ho kayo. Inaalam ho yan ng batas. Hindi ho siya nire-register sa DTI para magkaroon siya ng business name or business style. Hindi po nire-register yan. So, wala na kayong problema sa business name or business style kasi pwede niyong gawin kung anong gustong business name niyo at saka business style basta hindi lang contrary sa law. Okay? Pwede. Ilalagay niyo lang po yung business name niyo o business style dun sa trust agreement. Number one yun. Pwede kayo magtayo. Hindi mo nire-register ang trust o yung trust agreement o yung trust fund sa local government unit, city hall, municipal government, hindi mo nire-register yan. Kasi po, special project nyo po yan, pang sarili. Number three, hindi rin siya nire-register sa SEC, sa Security and Exchange Commission. Kasi hindi naman siya corporation, hindi rin siya partnership. Trust fund nga ang tawag. So, saan siya nire-registro? Isa lang ho. Ha? Na government agency na kailangan nyo siyang i-registro. Sa BIR. Ayan, alam nyo na. Meron hong checklist of requirements sa BIR sa pag-re-registro ho ng trust fund. So, ang tanong dito, napakadami. Gusto nyo gumawa ng trust fund? Gumawa ho kayo, sir. Ha? Napakasimple lang ang paggawa ng trust fund. O, turo ko sa inyo. Ang paggawa ho ng trust fund, gagamit ho kayo nito. Ito po ay new civil code or civil code ng Pilipinas. So, andito ho yung provision para sa trust. Okay? Basahin ho ninyo, isa-isahin ho ninyo. Kasi ang tanong sa akin, doon sa, dito sa Facebook, okay, sinabi niya, magkano income eh? Magkano benta? 6 million. Magkano dun sa manager? 10% o 600,000. Paano daw kung yung mga bed spacer? So, ibig sabihin, bed spacer, mga estudyante yung magbabayad. Kapag ho residential at bed spacer ho yan, talagang wala hong withholding tax yan. Mag-i-issue lang ho kayo ng invoice sa collection ho ninyo o sa accrual ho ng inyong sales or lease. Yan ho yung requirement ng issue paying taxes right now. Sumunod niyang tanong is, sino may liability sa tax? Ayan, ito, number 3. Ang trust fund ho, ang tawag sa kanya, is separate and distinct person from the owner of the trust. Okay, from the trust. Actually, walang may-ari ng trust. Under po sa pinakita ko sa inyo, ayan, ito po, Article 11 ng
1440, wala hong may-ari sa trust. Meron lang grantor yung nagbigay ng property. Meron hong trust manager yung nag-ooperate, kaya nga manager, taga-operate lang siya ng business. And number 3, yung pong beneficiary. Yan. Yung makakatanggap ng beneficiary na wala siyang ginagawa. Ang tawag mo doon, passive income. O, naintindihan niyo na. So, kung sa mga gusto magkaroon ng passive income, the best ang trust fund. Ngayon, ang tanong sa atin is, paano ko makakatipid ng tax? Yun. Laging tanong sa akin, maraming tao. Kaya paano ko makakatipid ng tax? Ito po yung sinasabi ng batas. Paano ko kayo makakatipid ng tax? Ngayon, puntahan mo natin yung batas. Ayan. Under ito po, Republic Act, ayan, 8425, ang ganda o, ayan ho yung sinasabi, pwede ni kayo makatipid ng tax. Lahat daw ng expenses nyo, pwede, ayan o, pwede nyo i-deduct sa trust fund. Yung taxable income mo ninyo. At ang pinaka-importante sa kanya, pag nag-distribute ka ng iyong dividendo o income sa iyong beneficiary, eh pwede mong i-deduct para bumaba daw yung inyong pong taxable income. So, halimbawa, merong trust manager, binigay ako yung beneficiary, binigyan ako ng 10 million, deductible yun sa trust fund. Ibig sabihin, bababa yung income tax ng trust fund. Ako, binigyan ako. Yun, binigyan ako. So, magkakaroon ako ng income na 10 million. Pero kung mababa yung rate ko dun sa trust fund, good yun. Mas mababa yung tax na babayaran ko. Sample ho lang yun. So, marami yung consideration. Kung gusto nyo hong hindi mahabol ng inyong creditors, yung inyong immovable building, immovable properties, building, lupa, igawa ninyo yung sarili ninyo ng trust fund. Kung hindi kayo marunong gumawa, andyan naman ho yung email address ko. Andyan dyan din yung aking contact detail. Pwede ko kayong igawa for a fee. Okay. So, kung nangailangan ho kayo ng in-house training sa mga tax problem nyo, kontakin nyo ho yung number dyan o kontakin ninyo yung email ko. Gawa ho tayo ng customized in-house training para sa mga accountants ho ninyo. Kung piko na kayo sa mga accountants nyo. Piko na pagkulaw sa accountant ko. Sabi yung may nangyari sa akin. Bakit? Lagi mo yung ginagawa. At kailangan ho ninyong i-improve yung competency nila, yung efficiency ng opisina nyo. Ready ho tayong ituro lahat ng nalalaman ho natin for a fee. Ayan, kung gusto naman ho nyo ng customized reply sa lahat ng klase ng mga BIR notices o letters na nare-receive nyo, may bayad din ho yan. Willing ho kami gawa ho kayo. So with that, suggestion ko, kung gusto ho ninyo talaga na makatipid sa tax, kaya gumamit ho kayo ng trust fund. Yan ho yung pinakamagandang pamalit para ho sa single proprietor, pamalit sa inyong corporation. So with that, huwag kalimutan na i-share ho ito at mag-comment ho kayo sa baba. With that, thank you very much mga taxpayer kong minamahal. Peace and happiness be with you for life.